Magandang araw mga kalapatids. Sa oras na ito, nandito kami sa John's Loop. Kasama ko ang aking isa sa kalapatids natin. Sa oras na ito, magpapakain kami ng ibon. At ipapaksa natin yung tungkol sa pagkain na kinakain nila. Kung gaano ba kahalaga na alam natin yung sustansya ng pagkain na kinakain ng mga ibon. Kasi maraming nagkakamali sa pagkain, sa pagpili ng pagkain. Dapat alam mo yung nutrients ng pagkain o ng mga seeds na kinakain nila. Sa araw na ito, ipipicture natin yung mga seeds na kinakain ng ating mga ibon. Dito sa aking loop, ang pinapakain ko, meron tayong sunflower seed, meron tayong safflower, meron tayong trigo, at meron tayong mais na buo. Dito makikita natin na complete food yung kinakain ng ating mga ibon. Kagaya nitong sunflower seed. Kung kailangan nyo ng lakas ng ibon, dapat meron silang supply ng ganito. Kasi ito ay rich in vitamin B12. Nakailangan ng lakas ng ibon, lalo na pagka tayo po ay kumakarera o lumalaban ng karera. Ito naman pong beans, ito ay pagkain para sa kanilang fat. Rich in fat po itong beans na ito, mga kapatid. Kagaya naman po nitong safflower, rich in proteins naman po ito, na ito ay kailangan ng mga ibon, na dapat na laging ito ang kinakain nila sa araw-araw. Alam nyo kasi, sabi nga sa banal na aklat, dapat yung ibon natin o yung hayop natin ay inaalagaan natin. Kasi sabi doon sa Proverbs o Kawikaan 12 at 10, ang matuwid ay nagpapakundangan sa kanyang mga hayop. Kaya dapat alam din natin yung nutrients ng mga pagkain na ipinakakain natin sa ating mga ibon. Ngayon medyo mahirap kasi maulan eh. Kaya, pero makikita nyo naman na kahit papano, kahit maulan, hindi naman nagkakasakit ang aking mga ibon. Ngayon lang dumadaan sila sa lugon, naglulugon sila, kaya medyo masasakit ang katawan ng mga ito. Dahil ilang araw na nag-uulan at lagi silang minsan nababasa dahil hindi ko pa masyadong naaayos itong aking loop. Pero pagka nagkaroon ako ng budget, ay aayusin ko itong kanilang tirahan. Ngayon makikita ninyo kung gaano kagana yung pagkain ng aking mga ibon. Kahit na hindi ko sila masyadong nababitamins, makikita nyo na hindi naman sila nagkakasakit. Eto, maipakita nyo lang yung pag-aalaga. Ayan, nakita nyo naman, agaw-agawan sila oh. Ayan, pasensya na kayo kung medyo maliit yung loop ninyo. Pero pagka naman tayo ay nagkaroon ng pera o nagkaroon tayo ng budget, ay gagawan ko kayo ng maayos na natitirahan. Sa ngayon, ang ibong ko, mga nasa 20 na sila eh. Kasama yung breeder. Lahat yan lumilipad. Lahat yan ay pinapalipad. Kaya lang ngayon, ayoko magpakawala. Kasi bukod sa meron akong appointment, may lakad ako ngayon, ay nag-uulan dito sa aming lugar. Para naman maalagaan natin itong kalusugan ng ating mga ibon. Makikita nyo, magana silang kumain, ano? Mamaya, papakita ko sa inyo, ubos yung kanilang patuka. Yan. Tingnan nyo naman, no? Kahit pa paano, minsan ko lang silang mapuntahan, eh. Pero, hindi naman sila napapabayaan. Kasi mahal din ng Diyos yung lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya meron tayong tungkulin na alagaan din naman yung nilikha ng Panginoon. Isa pa nga po pala mga kalapatids. Meron ako mga ibon dito, mga matatandang ibon na. Sabi kasi nila yung ibon daw pagka, yung kalapati daw pagka matanda na, eh hindi mo kayang paamuhin. Hindi po biblical yon. Sa Biblia, lahat ng klase ng hayop na papaamo. Kahit anong bangis ng hayop na yan, kahit pa yan eh hindi maamo sa'yo, pag pinagpakitaan mo ng pagmamahal, ng pag-aaruga, makikita mo, mapapaamo mo pa yan kahit gano'ng kagandang lahi pa yan.
Meron nga pala rito, shout out nga pala kay kapatid na Alan Barcon. Ito po yung ibon yung dalawa na ibinigay sa akin. Ito po ay ire-raise po natin sa South. Awa ng Diyos, kumpleto pa sila. At hindi naman nagkakasakit. Nga lang, medyo payat kasi kulang nga rin ako sa pagbibigay ng vitamin. Pero hindi naman sila napapabayaan. Yan. Ano, okay na? O hanggang dito ang aming vlog. Sana ay mag-subscribe kayo, mga kalapatids. At sa lahat ng makakakita ng vlog ko na ito, pasensya na kayo. Tingnan niyo yung paligid ko, medyo masukal pa. Pero may awa ang Panginoon pagka nagkaroon tayo ng panahon. Ay tatabasan natin ang damo yan. Ngayon lang kasi wala tayong panahon eh. Busy-busy tayo eh. Okay? Hanggang dyan mga kalapatids. Salamat sa inyong pag-views at pag-subscribe ng aking channel. John o John Wepinko. Yung nakalagay, di ba? Sa channel ko. Subscribe nyo lang po.